Aquarius, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong June 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tingnan natin, Spirit Guide, ano po ang mensahe natin? We have peace. Oh, di ba may peace of mind kayo ngayong month na ito? Aquarius, so napakaganda ng bawat gising ninyo araw-araw. Tignan po natin, Spirit Guide, kalmado na yung puso ninyo, kalmado na yung isipan ninyo. We have by the book. So hindi ka kasi nawala ng pag-asa. Some of you, kung ano man itong mga pinagdarasal ninyo, Aquarius, ngayong month of June, talagang okay na okay siya. Yung mga minanifest ninyo, pwedeng mangyari na. So tignan po natin, ano ba yung affirmation mo, Aquarius? Ngayong month of June, pwede nyo po itong sabihin araw-araw bago kayo magsimula ng mga gawain ninyo, o kaya naman i-type nyo po sa comment section para ma-claim po ninyo yung mga positive energies dito sa ating reading. Tingnan natin, Spirit Guide, tingnan po natin ano po ang mensahe natin for Aquarius. We have your own path. I follow my own unique path with courage and strength. Ayan, huwag kayong matakot, Aquarius. Some of you kasi pwede na nag-iisa lang kayo dito sa path na tinatahak ninyo. Okay, so parang sinasabi dito ni Universe is huwag kayong sumabay sa nakakarami. Okay, gawin nyo talaga yung gusto ninyo. I-enjoy ninyo kung ano talaga yung mga ninanais ninyo. Ano ba yung magpapasaya sa puso ninyo, Aquarius? So tignan natin, Spirit Guide. Blessings po natin. Blessings, Spirit Guide, ngayong June 2023. We have a blessing for support. Ayan, so may mga suporta, moral, emotional support kayong matatanggap dito. Pagdating sa mga tao sa paligid ninyo, or sabihin natin, susuportahan mo talaga yung sarili mo. Kasi nga yung iba sa inyo, pwedeng sabi ko nga mag-isa kayo, diba? So Aquarius, talagang maniniwala kayo sa sarili ninyo. Tignan natin, susuportahan mo talaga mind, body, and soul yung mga decisions mo in life. A blessing on your wisdom. Napakalinaw po ng isipan ninyo ngayong month na to. Kaya kung ano man yung mga decisions ninyo, wala kayong pagsisisihan, wala kayong pagdadalawang isip. Talagang buong-buo. Tignan po natin, Spirit Guide, and you're very, hindi lang kayo very positive ngayon, kung hindi, napaka-wise nyo din talaga. Tignan natin, we have a blessing on a new venture. So meron kayong sisimulan dito. So kahit ano man nga po ito, Aquarius, talagang buo yung decision ninyo. Tignan po natin, Spirit Guide. So ito yung mga lucky numbers mo, Aquarius, ngayong June 23, 11, 21, 39, 36, and 20. At ito po yung mga tandaan yung dates, kasi pwedeng sobrang maging significant yung dates na to para sa inyo. 20, 21, 11, and 23. So pwedeng may makabuluhang mangyari sa mga dates na yan, or pwedeng hindi nyo talaga makakalimutan. Tignan po natin, Spirit Guide, ano po yung dapat simulan, dapat tapusin, dapat iwasan, dapat i-let go ni Aquarius ngayong month na ito. One card po, we have King of Cups. Okay, marami sa inyo ay mas kontrolado nyo talaga yung ano ninyo, yung emotions ninyo, Aquarius, ngayong month na ito. Napakagandang energy, okay? So, mas connected kayo sa sarili ninyo, and also, ramdam nyo din po yung energy sa paligid ninyo. E nakikita ko mas balance kayo ngayong month na to. So siguro mas magiging mature kayo. Ayan, yung mga decisions nyo talaga, yun nga sabi ko kanina, diba, yung mga decisions ninyo, hindi nyo talaga pagdududahan. Talagang 100% kayo. Ayan po, kahit ano man talagang umpisahan ninyo, Aquarius. Ayan, kung may bibitawan man kayo sa life ninyo, 100% hindi ninyo pagsisisihan yon. So yun yung pinakamagandang mareregalo nyo talaga sa sarili ninyo, yung mga decisions ninyo na hindi kayo magre-regret. Tingnan natin pagdating naman sa iyong pagdating sa health mo. So nakikita ko lang dito, for some of you, sobrang hindi aligaga eh.
parang napakaliksi ninyo, Aquarius. Okay? So, yung iba po sa inyo, ayan. Tapos, ito, may nakikita kasi ako dito. Pwedeng, yung iba sa inyo, could be mahilig kayo sa ukay na damit, no? So, ang gawin nyo lang talaga ay, ano ba, paano nyo ba i-disinfect yung binili ninyo? Ganyan, i-disinfect nyo muna. Oo, yun yung nakikita ko. Kasi yung iba sa inyo, could be magka-rashes kayo, mga ganyan yung nakikita ko. Oo. Kaya, ingat-ingat din kayo sa mga binibili ninyo na mga damit, na mga second hand. Okay? So, yun lang naman yung nakikita ko pagdating sa mga sakit. Ayan, siguro sipon, ubo, kasi uso yun ngayon, di ba? Ngayong June, oh. Tapos, pwede rin na sa bewang. Ayan yung nakikita ko, bewang nyo, yung iba sa inyo nananakit yung bewang. Check natin pagdating naman po sa bahay. Ayan, meron ba dito nagbabalak lumipat ng bahay? Ayan, or for some of you, pwede may ipapagawa kayo sa bahay ninyo kasi may project tayo dito. So, you are very inspired, Aquarius. Ayan, pagdating sa bahay or pwedeng nag-ayos kayo ng bahay, nare-renovate yung bahay, ganyan po. Pagdating naman sa family, ayan, 3 of Pentacles. So, pagdating dito sa family mo, pwedeng nandito din yung support, Aquarius. So, pwedeng lahat kayo kumikilos na ngayong month na to. Alam mo yon, wala masyadong away. Parang lahat talaga ng bagay yung work out ninyo. Pwedeng pagdating sa finances, hanggang sa maliliit na bagay, magkakasundo kayo ng family members mo ngayong month. Pagdating sa mga relatives, we have Queen of Pentacles. So, pwedeng ito, meron dito na, ewan ko, may kukonect sa inyo na ano mo eh, Aquarius, na isang family members or relatives mo, no? Na sabi natin parang, di ko alam kung matapobre, Aquarius. Pero ayan, parang ewan ko, magbibigay siya ng help eh ngayong month na to. Siguro hindi siya matapobre. Ano lang, hindi lang talaga siguro kayo close. Ganon. Kaya parang yun yung first impression mo sa kanya. Oo, pwedeng meron din dito relatives mo na aalukin ka ng business. So tingnan po natin, pagdating sa mga kaibigan, we have Queen of Swords. Ayan, yung iba naman sa inyo, Aquarius, pwedeng meron kayo dito makasagutan na kaibigan. Or sabi natin, magiging sobrang direct yung kaibigan mo sa'yo. Or baliktad, ikaw yung magiging sobrang direct dito sa kaibigan mo. So medyo mag-ingat ka lang doon sa sasabihin mo. Kasi medyo sensitive tong kaibigan mo. And meron din dito pwedeng lumalayo sa'yo, Aquarius. Napapansin mo yan? Siguro hindi mo na lang napapansin mo pero hindi mo na lang pinapansin. Alam mo yon? Hindi mo na lang kino-call out. Pagdating naman po sa mga naghahanap ng trabaho, we have Knight of Swords. Meron kayong marireceive dito na good news. Some of you, pwede na kayong magkatrabaho ngayong month. Pero meron po dito parang nandun yung momentum, diba? Nandun na, ayun eh. Tapos parang bigla kang mawawala ng gana. So, pwedeng itong marireceive mo na email, na text, or na call, pwedeng ito yung company na parang list of your priorities, 'di ba? Parang nasa ano siya, last na listahan mo. Nasa dulo siya ng listahan mo na gusto mong maano, you know, doon magtrabaho. Parang ganun yung nakikita ko sa iyo dito. Ayan po, kaya tignan niyo din yung mga decisions ninyo. Para naman po sa mga may trabaho, meron dito pwedeng hindi na ma-extend yung contract ninyo. Aquarius, some of you naman kayo yung kusang aalis. Oo, meron din dito betrayal. Yung iba naman sa inyo, kung wala naman po, hindi naman kayo nagbabalak umalis dito sa trabaho ninyo, pero may betrayal kasi dito. Kaya mag-iingat ka, Aquarius, sa mga katrabaho mo. Okay? Pero yung iba sa inyo, no, kung alis naman kayo sa dito sa trabaho ninyo, ang dami nyo pong opportunities. Ayan, ang daming magbubukas na opportunities. So, yung iba sa inyo, pwedeng huwag kayong magtyaga dyan. Pero yung iba naman sa inyo, ayan, yung iba nagtsatsaga kasi pwedeng malapit na kayong mapromote. Para naman po sa mga nagbabalak magnegosyo, we have Page of Swords. So, ano pa kayo dito? Mag-research pa kayo. Medyo kulang pa yung kaalaman ninyo, Aquarius, dito sa itatayo ninyong business. Huwag kayong magmadali. Yun yung sinasabi sa inyo dito ni Universe. Okay, okay lang na sabihin natin, some of you kasi parang napakadami nyo pang kailangang ayusin dito. Tapos ang dami nyo pang kailangan kausapin, yun yung nakikita ko. Pwede rin, madami pa kayong need na ayusin na papers. So, iba sa inyo, kahit siguro gustong-gusto nyo na mag-umpisa this month, parang hindi pa siya mangyayari. Okay lang, divine intervention po yan kung may mga delays man na nangyayari sa life nyo. Para naman po sa mga may negosyo, napakaganda, 10 of Pentacles. So, kotang-kota kayo ngayong month na to, Aquarius. Ayan o, ang daming papasok na pera sa inyo dito. Actually, hindi lang siya ngayong month. Oo, napakaganda po o. So, tingnan natin. Pero ayan na, big amount of money to.
yung kikitain ninyo ngayong month na to. Pagdating naman po sa kaperahan, we have the moon. So, kung meron kayong mga kailangan pambayaran dito, mga bayarin, ayan po. Pwede matapos nyo yan bago matapos ang buwan. Tapos meron din ako nakikita dito, Aquarius. Some of you magkakaroon kayo ng extra income because of your relationship. Okay, so pwedeng iba sa inyo, baka kayo to yung nag-iisip na mag-business, ganyan. Or pwedeng matutulungan talaga kayo ng person ninyo pagdating sa business. Para po sa mga single, we have 5 of Pentacles. So meron dito mga singles na pwedeng yung relationship or pagkakaroon ng relationship, hindi nyo talaga priority as of this time, as of this June. So iba naman sa inyo, pwedeng nalalamig na kayo. Parang hindi na tumitibok yung puso ninyo, Aquarius, ganyan. Parang natural na lang. Siguro yung iba sa inyo, naka-move on na kayo, kaya ganyan yung nararamdaman ninyo. Pero for some of you, pwede rin naman na ina-isolate nyo yung sarili ninyo, okay? Pwedeng nag-ano kayo dito eh, nire-revaluate ninyo yung life ninyo, yung nararamdaman ninyo towards sa isang tao. Tingnan natin, pero mas focus ng iba sa inyo dito ay yung inyong finances. Pagdating naman sa mga in a relationship, sa mga live-in partner, ayan. So meron tayo ditong 6 of Pentacles and 7 of Pentacles. So nakikita ko sa inyo dito ay nagbibigayan po kayo pagdating sa relationship ninyo. Okay, tapos hindi kayo nagmamadali. Parang you take time. Ano ba yan? Parang one step at a time yung ginagawa ninyo dito. Yung progress ng relationship ninyo, may progress siya pero mabagal. Pero okay lang yun sa inyo. Kasi parehas kayong nag-work or parehas ninyong win-work out itong relationship ninyo. Kaya parang alam niyo yun, hindi kayo nagmamadali. Sabi natin yung mga kasabayan ninyo ay mga nagpakasal na. Pwede kasi iba sa inyo, 6 to 7 years na yung relationship ninyo. Kaya yun, parang alam mo yun, kahit na yung mga kasabayan ninyo nagpakasal na, may mga anak na, kayo hindi kayo nangangamba dito, Aquarius. So nandun yung security pagdating sa relationship. Kasi nga, meron kayong peace of mind eh. Pagdating naman po sa mga mag-asawa, ayan, meron kayo ditong ano, yung dreams, yung minamanifest nyo, yung pinagdarasal nyo, makukuha nyo siya ngayong month na to. Sobrang saya po ninyo. Wish fulfilled siya, Aquarius. Pwedeng pagdating to sa, pwedeng sa pregnancy, pwede po na ito ay pagdating sa, sa trabaho, pwedeng may mapopromote isa sa inyo ng asawa mo pagdating sa trabaho, kaya sobrang saya po ninyo dito. So, ang daming good things na mangyayari din sa inyo ngayong month na to. So, always choose to be happy and be kind always, Aquarius. So, ayan po yung mensahe sa inyo ngayong month. Mag-iingat po kayo always. More blessings to come. And enjoy the rest of your month. Bye-bye!